Yes, hello, magandang umaga mga lakay. Yan, nandito na tayo sa farm at magbubutas na tayo ng pagtatamnan natin ng talong. Yan. So, may gamit na kami rito. Nandito yung walawal namin, ano? Yan, may tulis. Yan. Asad kung tawagin si Lucano, walawal. Yan. Tapos yung unang step po natin, meron tayong stick na 6 na dangkal ang haba. Yan, 2, 3, 4, 5, 6. So, 6 na dangkal po. Ito po yung distansya ng talong po natin. Tapos itong lubid na to, yan. Bali, 1, 2, 3, 4 na hindi siya banat na banat. 1, 2, 3, 4. So, bali, 4 na dangkal. Yan. Ito po yung distansya ng talong. Pero, pa ganun po siya. Pa ganun. Pababa. Yan. Pababa po siya. Tapos, ito po yung lapad niya kasi. Yung pag-itan. Yan. So, ito. Ginagawa na namin ng guide. So, panoorin nyo. Ganun lang po muna. So, yung first step po natin. Gamit ito. Yan. Sukat. Sinukat-sukat ko na ganyan. Tapos, ginuhitan ko na ganyan. No? Yan. May guhit na yan. Tapos, yan. Yan. So, nakaguhit na yan. Tapos, bubutasan na natin siya. Gamit ang walawal. Yan. So, makita nyo naman yung butas niya, oh. Oh, yan. Yan. Oh, dito tayo sa kabila. So, yan. So, pagbasan po ninyo, oh. Yan. Yan. So, ganun lang po muna. So yan, tapos na yung first step natin, yung pabalagbag. Ito naman ngayon yung hilera niya ngayon. Yan. So second step na po tayo. So yan, nakalatag na yung lubid natin. Tapos may mga buhol yan ng ganyan, no? Palatandaan. Tatapatan lang po natin yan. 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 So ganun lang, very basic. So yun mga lakay, yan nakapagbutas kami pero hindi pa tapos, mga 5 hilera pa lang siguro yan. Tapos kung napapansin nyo doon sa video kanina, merong hinuhulog si Mrs. na fertilizer, yan. Tapos itong isa, yung granules para yung mga sisira doon sa ugat ng pula natin, bago nyo sirain, ito, muna niya, ito yung una niya makakain, yan. May lason siya doon. Tapos ito, alam nyo kung ano to? Bago natin pag-usapan kung ano yan, gusto ko munang talakayin sa inyo. Ano ba yung nagiging dahilan bakit nangangasim ang lupa o nagiging acidity yung lupa natin? So isa po yun yung nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng bacterial wilt dahil acidic na po yung lupa natin. So alam pong tatanungin ninyo kung ano yung solusyon doon sa acidic na lupa. Pero bago natin sagutin yan, alam ba na ninyo o alam ba natin lahat na kung saan ba nanggagaling yung pagka-acidic ng lupa? Dahil po yan sa maling practice din po ng farmers. Unang-una, yung sobrang paggamit ng fertilizer. Marami dito sa amin,
talong, tabako. Pag nagpondo sila ng abono, isalos isang dakot. Isang ganyan. Sa kada puno. So napakarami yan. Ang kailangan lang na puno, ganyan lang eh. Halos ganyan lang ang kailangan ng kada puno. Kaunti lang. Pero dapat weekly. Pero sa kanila, isang dakot, tapos good for 1 month na yata yun, o 2 months. Ganun yung practice po nila. Pero ang hindi po nila alam, hindi po yan totally nakakain ng halaman. Tapos yung isa, yung sobrang paggamit ng urea, yun. Yun yung nagiging dahilan ng pagka-acidic ng lupa. Lalo kung hindi naman yung totally kailangan ng urea, tapos puro urea yung banat po natin, nagkaka-acidic po yung lupa. So umaasim po yung lupa. Yun po yung naging dahilan ng pag nagtanim po kayo, pag mga isang mga 1 feet pa lang yung tangkad, naninilaw na, hindi maganda yung bulalas niya, tapos parang nababansot, naninilaw, pero abono naman kayo ng abono, foliar naman kayo ng foliar, kasi po yung lupa niya is acidic na po. So ano ba yung isa pang dahilan ng pagka-acidic ng lupa? Yung paggamit po natin ng herbicide, yung pangdamo, yung kagaya ng dry up o yung basta. Sabi nila na walang side effect yung basta, siguro, sabi nila, pero para sa akin meron at meron pa rin yan. Kasi pinapatay po natin yung damo na nagbibigay din yan ng isa rin yan sa tumutulong para maging mataba yung lupa natin. Pero pag may halaman po tayo at may damo, isa rin po yan sa umaagaw ng nutrisyon ng halaman. So kung walang tanim at may damo, nakakatulong po yun para patabain po yung lupa natin. Pero sa kagagamit natin ng mga herbicide na pandamo na yan, nagiging dahilan din po yan para umasim po yung sakahan po natin. So ano yung solusyon? Ito na. Kung alam po ninyo yung apog, pwede yan maging solusyon sa pagkaasim ng lupa o sa pagiging acidic ng lupa po natin. Pero dahil may bagong technology ngayon ang Sagrex, Sagrex Corporation from Davao, Philippines. Yan. Ito po yung tinatawag na Duofus. Yan. Hindi po siya Duofus. Duofus. Kasi Duo, dalawa na siya. Meron na yung pang-acidic at meron pa yung soil conditioner. Tapos fertilizer, soil conditioner siya. Fertilizer na, soil conditioner pa, tapos ginagamot pa niya yung pagka-acidic ng lupa. So ulitin ko na naman, nandyan yung crop rotation, paggamit ng fungicide, paggamit natin ng granules, organic. So apat na yung naituro ko sa inyo. Ngayon naman yung paggamit natin ng Duofus para po maalis yung pagka-acidic ng lupa natin. So yung pagiging acidity ng lupa natin, yan po yung talagang pinagmumulan ng bacterial wilt. So ito na yung solusyon. Pero hindi po yun uubra ng Duofus lamang yung panggagamot natin yan. Kasi yung iba hindi po bacterial wilt, insekto po. Kaya kung gagamitin natin lahat yung tinuro ko sa inyo, hindi siya makukuha sa isang gamutan. Halimbawa, pangasim, ito lang. Pero may bakterya pala, kailangan natin ng yung granules, may mga insekto pala. Tapos may fungus pala, kailangan pala natin ng fungicide. O kaya paulit-ulit pala yung tanim po ninyo, kailangan pala natin mag-crop rotation. So kahit gamit ka ng gamit ng Duofus, kung yun at yun pa rin yung tanim mo, halimbawa talong pa rin, puro talong, nakakaroon pa rin yan ng problema sa lupa. So kailangan po balance lahat yung pagpra-practice po natin mga farmers. So ganoon lang. Tapos sa paglalagay ng granules tsaka ito, di ba kahapon nilagyan ko yan ng organic, tapos nilagyan natin ng granules. So dagdag pataba po yan sa lupa. Tapos ngayon naman, yung kada butas naman, ang ilalagay naman natin is granules ulit. So ganito lang po yan, oh. 1 pinch, hindi kasama yung lalaki, ah. 1 pinch, 2 pinch, 3 pinch, 4 pinch. Ganyan. So 1 pinch, granules. Tapos ito naman, 2 pinch, yung Duofus. Tanong ng iba, lakay, okay lang ba kahit hindi natabunan yan? Diretsong ipapaupo yung, halimbawa ito yung halaman natin. Okay lang ba direkta ipapaupo yung halaman dun sa may Duofus na yan? Hindi pa mamamatay.
Sabi po ng ibang mga naka-experience ng Dofus, hindi daw siya mamatay, okay, safe daw ipaupo. Pero, gaya nga ng sabi ko, mabuti na po yung sigurado, tabunan natin yan ng bahagya, yan, tabunan natin bahagya, tsaka natin ilagay yung halaman. Ganon po yung tamang procedure. Nang sa ganon safe, na safe po yung ating mga pananim. So, ganon lang. Napakasimple lang po ng pag-aaral po natin. Napakadaling sundan, very basic. Lagi kong sinasabi, very basic ika nga. So, ang kailangan nyo lang po ay tumutok, manood, mag-abang at pag-aralan mabuti yung sinasabi nila kay dahil marami pa kayong matututunan. Sabay-sabay tayong lalago, sabay-sabay tayong uunlad. Walang iwanan. So, yun lamang po mga lakay. Sana may natutunan kayo sa munting video na to. Sana yung nakapagbigay na naman ako sa inyo ng munting inspirasyon sa buhay pag-farming. Hanggang sa muli, ako si Lakay na magugulay. Hanggang sa susunod po nating pagkikita. Paalam!